Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pagnilay-nilayan sa araw na ito ay tungkol sa tanka at haiku. Ngunit bago niyan, ano nga ba ang tulang tanka at haiku? Ang tulang tanka at haiku ay ilang tula na pinapahalagahan ng panitikang Hapon. So ibig sabihin, ang tulang tanka at haiku ay isinulat ng mga Hapones. Ginawa ang tulang tanka noong ikawalong siglo at ang haiku naman noong ikalabing limang siglo. Ang isa sa mga halimbawa ng tulang tanka na aking sinulat ay tungkol sa pag-ibig. Puso'y sumaya nang ikay nakilala, lahat ginawa, huwag ka lang mawala, pag-ibig na ba ang aking nadarama? Maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. Bawat tangka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod ang tradisyonal na tangka. 3 sa mga taludtod ay may tig-7 bilang ng pantig, samantalang tig-5 pantig naman ang 2 taludtod. Ang isa naman sa mga halimbawa ng tulang haiku na aking ginawa ay pinamagatang pangarap. Ibon lumipad, parang isang pangarap, bituin sa itaas. Noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ang bagong anyo ng tula ay tinawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. Paano nakatulong ang tangka at haiku sa pagpapakilala sa kultura ng bansang pinagmulan nito? Ang tulang tangka at haiku ay nakatulong sa pagpapakilala sa kultura ng bansang pinagmulan nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaugalian, paniniwala, kasanayang gawi at iba't ibang bagay ukol sa mga Hapones. Nakatulong din ito sa mga Hapones upang mas lalo nilang pahalagahan ang kanilang sariling panitikan at dahil dito ay may natawag ang mga Hapon na sariling kanila. Yun lamang po at maraming salamat.